Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon si Ai Sigera. Hindi, ang kasama natin ngayon ay si Ice, Vanilla Ice ang luma. Kaya naman si Vanilla Ice. Sir RuPaul's? Hindi. Ay, naku, Vanilla Ice hindi. Ano yung rapper nung araw. Abi, hindi ako nanonood ng RuPaul. Sorry, kaya hindi baka meron din doon. Hindi ko ano. Hindi, ang kasama. Eh, si Ai Sigera, kilala mo Ai naman. Ai Sigera, kilala ko yun. Ah, kilala mo naman. Actually, sobrang... Paano kung juwain ka ni Ai Sigera, okay lang? Yung ngiti niya parang na... hindi niya kinaya. Hindi, ang kasama natin ngayon ay si Ice Salas. Kapatid po ni Paul. Hindi, Salas, di ba? Yes, Salas. Pero siguro, long-lost relative ko siya. So, hindi mo pa na nami-meet or hindi mo pa na trace kung kamag-anak mo si Paul Salas? Hindi pa. Kilala mo ba yung tatay ni Paul Salas? Hindi rin. Hindi. Nakalimutan ko yung pangalan, sorry. Napalagi ko nakakasalubong yan sa mall. Hindi. Teka na. Yung tala, UMD, yung dalawa kambal yun eh. Sino? Basta sa UMD, may kambal doon, Salas Brothers. Okay, tapos yung isa doon, syempre tatay ni Paul Salas. Oh, but anyway, itong si Ai Salas ay naku marami itong achievements sa buhay. Oo, so siya ay abogado. Charot eh! Actually, sobrang formal eh. Ah, okay. Kaya dapat hubarin mo yan mamaya. Baka di akong makauwi. Hindi ito, hindi, unahin muna natin, naging fitness trainer siya. Ayan. Yes. No? Actually, nag-resign ako as magiging fitness trainer ko gawa ng pandemic. So, as we all know, itong pandemic, this is a survivor of the fittest talaga. Kumbaga, doon ko siya ma-identify, ma-distinguish sa nangyari sa akin. Ah, so bago lang? Two years pa lang ang pandemia. So, ah, tama. Yes. Gano'ng katagal ka naging fitness trainer? 9 months. Ah, mabilis lang din. Mabilis lang. So, kung hindi siguro nagkaroon ng pandemic, siguro baka hanggang ngayon, fitness trainer pa rin ako. Ah, okay. Ano ka? Anong, di ba mga fitness trainer meron mga ano yan, kumbaga specialty? Yes. Oh, di ba? Yeah. Ano ang, di ba yung mga, yung iba weight loss, yung iba naman muscle, general? Muscle endurance. Actually, sa pagiging fitness trainer, kailangan mo maging versatile lahat eh. Kailangan alam mo mga specific programs. Hindi na ka lang mag-specific on one part o on yung specialties mo. You need to be holistic sa profession mo as a fitness instructor or any field. So, ibig sabihin, dahil holistic ka at lahat kaya mong i-train, balita ko puro bakla daw ang mga kliyente mo. Hindi nang chok. Sa 10 kliyente mo doon, 9.5 ang bating. How true? Hindi ko pa sure. Na-try mo ba mag-artista? Ganyan. Mga extra-extra lang. Ah, nag-try ka na rin? No, kasi maganda ang iyong mukha. Pwede ka mag-artista. Sana kung may kumuha man sa akin. Laking ah, so, anong ginawa mo sa mga serye, ganyan? Indie film? Serye, mga film. Ah, talaga. So, lakad-lakad lang ako doon. Taong bayan, gano'n. Pero mahirap din yan. Mahirap sobra, kahit extra ka lang. Tapos tsaka ang budget na binibigay. Totoo. Tapos the waiting time. Sobra. Ang tagal. Hintay ka talaga. Meron ako ginawa doon, sabi ko. Ayoko lumabas, ayoko magtrabaho eh. So ginawa ko, tago ako. So kaya dami namin kasing extra. So sabi ko, dami naman namin. Tapos sa iba, hindi tinatawag. So tago na lang din ako. At least bayad din yung araw ko na yun. So, tingin mo pala lang. So, sila na pinitin mo sa bahala kayo dyan. Okay. So, you consider yourself gay? Kasi gay. Ah, talaga? Yeah. Hindi ko naamoy. Actually, ayoko naman na mag-prejudice sa lahat ng ano eh. Kasi, open na tayo sa lahat din. So, ano ka naman? Hindi mo naman yung tinatago? O wala namang... Hindi ako nagtatago. Okay, nabanggit mo yung partner. Gano'ng katagal na kayo ng partner mo? Magto 2 years na kami. So kailan kayo maghihiwalay? Yung partner mo, ano siya? Ano naman siya? Anong kanya pinagkakaabalaan sa buhay? He's a business mind. Sa kayo nagkakilala? Si friend lang. Common friend, yes. Tapos nag-date kayo, ganyan. Mm-hmm. Talaga. You live together? Yes. Pwede pumunta sa house niyo? Sure, if you want. I introduce you to them. Ay, ganun. Sige. Kapatid gatherings. Ha? Sama ka. Ay, may mga gatherings. Oh, naku, daming bakla dyan.
Pero ikaw, kailan ka ba nag-start? Halimbawa, sabi mo nga, very open ka naman, hindi mo naman tinatago. Pero kailan yung time na talagang all out ka? Or simula bata, deadma ka na? Simula? After college. I mean, after I graduated. Okay. So may mga pag-amin pa sa bahay, ganon? Wala na eh. Parang alam na, ganon. Oo. Kaya alam mo naman, di ba, as a mother, siya unang makakaamoy. Father, siya din unang makakaamoy. Kumbaga siguro may instinct na sila, hindi ko lang sila kinoconfront talaga. So parang tinanggap nila. Alam nila na may partner ka, alam nila, talaga. So parang sinabi ko, ito partner ko. Ganyan approach ko, bulagaan talaga. Ako alam mo, style ko lang noon, para wala nang aminan, tinakot ko sila. Kapag hindi nyo ako tinanggap, wala kayong budget. Kaya nag-all out ako nung medyo kumikita na ako. Tapos tsaka ako na sinabi sa kanila. Actually, ikaw din sinabi, pinakilala ko na lang. Kaya nagulat na lang sila na gano'n. Sige, subukan nyo mag-inarte. Wala kayong budget. Yeah. Ganun, ilang jowa mo na yan, partner mo? Pangatlo. Yes. Pag nag-jowa ka ba, matagalan or? Matagalan. Talaga. Tato 2 years pa lang. Yung mga iba? 1.5. Same thing, 2 years. Ano bang type mo sa isang partner? Yung type ko sa isang partner, mabait. Kasi pag sinabing type, nagiging subjective kayo. As long as na mutual understanding kayo, masaya kayong dalawa, accept ka ng family. Yung ganun. Meron ka bang physical attribute na syempre nung wala ka pa jowa, parang sana ganito, or may crush ka, or parang ito type mo. Meron ka bang molde ng tao na parang sana ganito, malaki, ganyan. Meron naman syempre. Matangkad. Matangkad, moreno. Alma Moreno or Isko Moreno. Okay, sige. Ikaw ba, natry mo na yung mga dating app? Dating app before. Nagkaroon ka na ba ng mga jowa sa dating app? Yung mga Grindr, yung mga ganyan? Hindi. Wala. Hindi ka pa. But of course, may mga encounter ka na parang mga mga one night stand. Siguro yung mga kabataan ko. Grabe naman sa kabataan mo, 25 years old ka lang. So mga last year lang yan. Hindi naman, siguro yung years ago. Nag-aaral ka. Siyempre, alam mo, pagkali siya is very aggressive eh. Ang ginawa ng college, kundi mag-aral. school, bahay, ganun lang kami. Kasi nag-aaral kami sa mga madre. Nang hindi nagmamadyong, ha? Mga madre, nilaki kami sa mga madre. Actually, si direct sa mga madre, ako sa mga pare. Pero, yung mga pare? Huwag na natin silang pag-usapan kasi yung mga kaibigan pa yung iba doon. Mabait naman sila. dahil dyan, ito na, sagutin mo na nga lang itong tanong ko. Sige. Pogi magaling? Magaling. Bakit? Magaling in terms of kung paano ka mag-discard. Ikaw ba magaling? Madiskarte. Magaling na madiskarte. Okay. Kung ina-rate mo ang sarili mo ng 1 to 10, 10 is the highest, anong score mo? 9. Sige. Sample! May nagbayad na ba sa iyong bading at humingi ng kapalit? Wala. Wala pa naman. Nag-offer? Wala. Mamaya nga, offeran natin to. Briefs, boxers, o wala? Brief. Na-try mo nang wala? Pag natutulog. Talaga? Yeah. As in wala? Totally wala? Oo. Lalo kapag lasing ka-wasted ka, diba? Ano tayo dyan? Anong iniinom mo? Marami tayong alak dyan. Anong pinakamalaki sa'yo? Malaki. Ano nga? Ano ba, inches or... Hindi, mamaya yun. Sa'yo, sa sarili mo, ano yung pinakamalaki? Hindi ka makakahinga. Kasi di ba pag malaki, minsan meron... May oxygen tank kami dyan. sorry? Di ba minsan pag sobrang laki ng crowd, di ka makakahinga? Direct? Kaya namin yun? Ina-anxiety pala. May tao na ba na napasubok ng dahil sa'yo?
Parang wala pa. Wala? Napasubok. Tagawin mo. Isa yung pagkakasal. Wala? Napasubok ba? Subok. Ano pa subo? Meron. Marami na. Oh, kapag nagugulat sila. Ah, okay. Ano yung pinaka-wild na selfie video na na-record mo sa phone mo? Wild? Siguro kapag nag-workout ako. Anong ginagawa? Ba't naging deadly. Wild yun? Ano na? Deadly. Dead. Ah. Oh, tas ang camera na sa likod. Nasa likod. Oo. Oh. Para kita yung kasi pwet. Syempre, bukod sa pwet, kasi makikita mo yung words kung paano ako magbubuhat. Ano favorite mong workout? Deadlift talaga. Ah, deadlift and squats. Legs. Pag ano ba legs mo? Ano ba yung pants mo? Paano makita namin yung legs mo? Ay, panagubad ka, sabayan kita. Maganda rin legs ko. Charo! Ano naman to? Kailangan ko pa maghubad para mapilit kong maghubad to. Bilis ko gumat niya ang pants. Trayan natin. Ayan o, patingin niya ng legs. Oh. Nakakahiya. Ano? Model, pandesal o hotdog? Model. Ha? Monay? Sorry. Monay, pandesal, monay. O, pag monay, sige na nga, alam nyo kasi talaga, pag monay, puwet talaga yung ipapakita. O, ikaso, hindi na lang puwet. Sabi ni Direk, sige, pagbigyan daw natin to si Ice. O, pag monay daw, sige, chest na lang daw. Chest. O, oh, ayan, nakita na yung chest. Dapat to, tanggalin mo yung butones lahat. Wow, grabe. Oh, okay na to. Hindi, pasilip. Pasilip daw ng chest. Actually, ayan yung chest ko ngayon. Oh. So, one of my favorite words ito kasi chest talaga. Akala ko ba squats? Galit. Squats and chest. Oh. Ah, chest. Kasi syempre, kung ano yung mas malakas yun, dapat equal. Equal sa baba, equal din dapat sa taas. Talaga. Yeah. Bakit ko lang utong? Na? Ginagawa ko. Wala. Ano, may plaster? Ang tapos silong mo. Thank you. No further question. Tsaka maganda yung ipin mo. Nagpag-braces ka ba? Before nag-braces ako. Kaso ngayon, nag-spacing na siya. Dapat after braces, nag-retainers. Nag-retainers ako. Ah, talaga? 1 year lang. Ah, dapat matagal. Kaya nga. Dapat matagal. Tsaka kahit matutulog, merong hassle kasi niyan eh. So, hindi na ako nag-retainer, hinayaan ko na lang siya maganto ulit. Ako dapat mag-braces ako, tapos pinigilan ako ng nanay ko, ayaw lang gumastos. Sabi mo, mag-sure-sure-sure daw ako. Kaya nga siya masakit. Oo, masakit. Pero nakakapayat yan, ha? May kilala ako, ang taba niya, tapos nag-braces siya. Bumayat. Bumayat. Ganun ako. Eh, nakay wala na to, dapat nakahubad ka. Maghubad ka na kaya. Wala na pag ginamit yung ibang tanong dito, dapat, oh, halimbawa, papakita yung kinikili. Bakit di ako makauwi? Okay lang, huwag ka muna umuwi. Ang dami namin namin kwarto rito. Oh, eto, pwede daw to, sabi ni Direk. Kailangan mong tumayo. Sa pamamagitan ng body movement, paano mo i-demonstrate ang todo na to? Ayun, tangkad mo, ha? Ano kaya mo? 5'7". Ah, pwede ka mo. Dapat nag-basketball ka, charot. Hindi ako maano sa ball sporty. Ah, talaga? Sa ibang balls, I'm sa sure. I'm oh. Sure. Ikaw din. Ako lahat. Mapa-fishball, kwek-kwek, lahat ng name it. Go, tayo ka. Sabihin mo todo na to with body movement. Ay, paano sa todo na to? Okay, 3, 2, 1, action! Todo na to. Oo, oh, ayun ang pali. Pinuulit ko ang tanong. Ay, oo nga. Pag-usapan natin niya. Dancer nga pala to. Ikaw ay sumasali sa dance sport? Yes, sumasali ako ng dance sport during college days. Teka lang, tumayo ka ulit. Anong movement yung pang dance sport mo? Ang pinaka-favorite yung 8 yung tinatawag. Paano? Kasi kailangan yung 8 movements mo ng moves mo. Oh. Umagal talagang 8. Oh. So tapos itong... Oh. Shoulder move, stabbing sound siya. Oh. Hindi siya nakakaroon. So, hips lang talaga. Tara! Magaling talaga. So, ano ba? Ang dance sport ba? Sorry, ano? Pardon my ignorance. Ang dance sport ay kailangan may partner. Yes. Wala dance, solo. Yung iba, mayroong solo. Pero based on the rules and regulation ng dance sport, male and female talaga siya. Mm-hmm. But, as we innovate, so meron tayong tinatawag na third world. So, pwedeng babae-babae, pwedeng lalaki sa lalaki. So ikaw, anong partner mo, lalaki? Babae. Hanggang ngayon, sumasayo ka pa rin. Ngayon, practice na lang.
hindi na ako gaano nagko-compete sa dance sport. Ah, in fairness. Oy, Daya, dyan maraming salamat naman sa iyo ay sa pagbisita sa amin. I-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Okay, please follow me on Instagram, Stronger with Jan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfoo.com. This is Mr. Foo, Magdanon! Sayo pa daw! Music? Sayo pa daw! Sean? Oh, pa! Pang TikTok! Thank you! Thank you!